Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Marami sa atin ang naniniwala na kapag ang isang babaeng nagdadalang tao ay makikinig ng classical music, magiging mas matalino daw ang kanyang magiging anak. Subalit, maniniwala din ba kayo na kapag ang isang paslit ay maagang makahawak ng instrumento tulad ng biyolin at maagang matuturuang tumugtog nito, pwede siyang maging magaling na concert artist bago pa siya pumasok ng grade 1. Believe it or not. May isang paraan ng pagtuturo na naniniwalang kapag maagang na-expose ang isang bata sa lengguwahe ng musika, mas mabilis niya itong matututunan. Halos kasing dali ng pag-aaral nitong magsalita. At sa hapong ito, malalaman natin kung paano ito na isasagawa kasama ang kauna-unahang Filipino music teacher na nagdala ng Suzuki Music Method sa ating bansa, si Propesora Carmencita Arambulo. Si Propesora Carmencita Arambulo ay nagtapos ng Bachelor of Music Magna Cum Laude mula sa St. Paul College of Manila noong 1958. Nakamit din niya ang Master of Music Degree in Piano and Theory na may pinakamataas na karangalan mula sa New England Conservatory of Music sa Boston, Massachusetts noong 1961, kung saan itinanghal din siyang Outstanding Graduate of the Year. Napanalunan din niya ang unang gantimpala mula sa Concerto Competition ng Naturang Paaralan noong taon ding yun. Si Propesora Arambulo, ang kauna-unahang Pilipinong naging espesyalista sa Suzuki Method. Matapos mag-aral sa American Suzuki Institute of University of Wisconsin sa ilalim ni Dr. Haruko Kataoka ng Japan, itinatag niya bilang foundress at directress ang Green Hills Music Studio at ang Children's Talent Education Center na siyang nag-iisang Suzuki preschool sa buong Pilipinas. Bukod dito, nagturo din siya ng musika sa University of the Philippines College of Music at St. Paul University College of Music and Performing Arts. Sa kasalukuyan, siya ang pangulo ng Philippine Suzuki Association, kasabay ng pagiging founding member, kalihim at chief piano trainer ng Asia Suzuki Association. Naging guest faculty din siya sa mga Suzuki conferences sa Estados Unidos, Australia, New Zealand, Singapore, Taiwan, Korea at Italia, at miyembro rin ng Suzuki International Piano Committee. Bilang guro, kasapi siya ng Piano Teachers Guild of the Philippines at naging propesor ng maraming piano competition winners sa loob at labas ng ating bansa. Nakatanggap na rin siya ng maraming karangalan, partikular na sa kanyang kontribusyon sa paglaganap ng Suzuki Music Method sa Pilipinas. Isang karangalan ang makasama natin sa Art to Art ang natatanging music educator na si Propesora Carmencita Arambulo. Magandang hapon, Professor Arambulo, and of course, welcome to Art to Art. Magandang hapon din naman, Lisa. I understand po, kaklasik kayo ng nanay ko sa ballet noon, kay Ricardo Casel. Si Susan. Yes, naapektuhan din kayo ng ballet band noon. Oh. Kaya po kayo nagtuloy ng piano. Ng piano. Okay. Actually, unfortunate talaga yun. We lost a whole generation of dancers dahil dun sa ballet band na yun. And anyway, Suzuki Method po. Kapag naririnig po namin yung term ng Suzuki Method, actually ang unang pumapasok sa isip namin ay mga maliliit na bata na humahawak ng biyolin na halos kasing laki lang nila. Can you explain for us po briefly, ano po ba yung Suzuki Method and ano po yung principles behind the method? Ang Suzuki Method ay isang music method na pinasimulaan ni Dr. Shinichi Suzuki, isang violinistang Hapon, pero nag-aral siya sa Alemania. Itong Suzuki method na ito ay isang paraan para sa maliliit na bata na matuto na mag
tumugtog ng instrument, musical instrument. Unang-una yung violin, sumunod may piano, viola, violin, hanggang ngayon may guitar, no? At ang simula ng mga bata sa pag-aaral ay 2 years old. Okay. So as young as 2 years old, pwede na silang tumugtog ng violin? Ng violin, oo. Maski gitara? Or mga a little bit older. Pero as a matter of fact, doon sa Green Hills Music Studio recently, may isang bata na graduate ng book 1, 4 years old. 4 years old? Oo, natapos sa isang buong libro na mahirap. Ordinarily, 2 taon, 3 taon bago matapos yan. Pero so may mga libro kayong sinusunod? Meron kaming libro. Maraming libro. 10 libro sa violin, 7 libro sa piano. Okay. Talagang sinusundan namin yan. Talagang ginawa yan na very carefully. So ang prinsipyo behind the Suzuki method is early start. Early start. It's an early start. Kasi, at saka, it's based on the mother tongue approach. Ibig sabihin, yung paano ang isang bata natututong magsalita. Na primero, exposure. Kaya yung importante sa kanya, yung kanyang kapaligiran. Na didinig ng bata kung paano nagsasalita, tapos ginagaya niya. Tapos paulit-ulit niyang ginagamit yung salita. Siyempre, masayang-masaya naman ang kanyang kapamilya, ang kanyang mga magulang at mga tagapag-alaga. Pagkatapos, nagdadagdag siya ng mga bagong mga salita. Hindi naman niya itinatapon yung unang salitang natutunan niya, pero inuulit-ulit niya at ginagamit niya. Pagkatapos mamaya, lumalaki na nagiging mga pangungusap at saka naiintindihan niya ang ibig sabihin nun. Ganon. At walang, sabi ni ang observation ni Dr. Suzuki, walang bata na hindi marunong magsalita. Kaya, kung i-adopt yung mother tongue approach na yan, na sa musika, siguradong walang failure, siguradong successful. Sabi niyang gano'n. Kaya lang, nagsasalita tayo na hindi tayo nagbabasa. Diba? Yun ang nauuna. Kaya, kasi, 7 months pregnancy pa lang, ang bata, ang tenga natin ay fully developed na. Oo. Ang mata, nade-develop lang pag mga 6 years old, fully. So, sayang naman yung mga taong lang from 0 to 6 na hindi magamit yan. So, ginagamit ang tenga. Kaya napaka-importante yung listening. Oo, yung exposure to classical music ng bata na maagang-maaga pa. Pero kung gumagamit kayo ng libro sa Suzuki method, paano ito ginagamit ng bata na hindi nagbabasa? Yung first book, hindi binabasa. May libro, parang guide lang yan. Ganun na, no? Hindi nababasa. Hindi pa muna binabasa. Dahil yung bata, di ba, pag meron libro, okay? May mga picture, nagkukwento yung mother, pero yung bata nakikinig lang na nakikinig. Mamaya yung bata, nagbabasa na kunwari, pero hindi talaga nagbabasa. Ganun ang nangyayari dyan. Just by ear. Uwido. Okay. Ang unang ano ng ayan ang kaibahan ng Suzuki method. So pakikinggan ng bata ang CD. Merong CD, accompanying CD yung libro na yun eh. Yung libro na yun para sa mother sa umpisa. Napaka-importante dahil ang bata, batang-bata siya, syempre kalahok ang parents, no? Kaya sa lahat ng leksyon, kasama ang magulang, isa o yung dalawang magulang na nanonood sa pagtuturo at palagang sumasabay-bay sa lahat. Sapagkat yung lesson na ibinigay sa leksyon ng teacher ay uulitin sa bahay. Yun ang ibig, yun ang practice. Ang mga kasiwa nun ay yung magulang. Marami kaming mga magulang na hindi sila musician, mga doktor, mga ibang professionals. Pero marunong na sila ngayon magturo ng kanilang mga anak dahil sa panunood, they're being present during the lesson. Ganun. Yun napaka-importante sa Suzuki method. Kaya nga, sabi ni Dr. Suzuki, kung gagamitin itong steps ng pag-acquire ng language sa music, siguradong magiging successful. Napaka-successful na metodo. Dahil 70 years na yan in existence. Napaka-popular sa Amerika, sa iba-ibang mga continents. Medyo nahuli na nga tayo dito sa Asia, except Japan. Kaya, sabi niya,
magandang metodo itong ma-adapt. So, paano kayo unang na-expose sa Suzuki Method? Dahil yung aking dating maestra sa conservatory, sa St. Paul's Conservatory nung araw, si Sister Marie Vincent Liangmuson, nandun siya sa Amerika. Na-discover niya itong metodo na ito. Nag-train siya. No? Napakagaling niyang musician. Graduate pa ng Paris. Pero sinabi niya sa akin, alam niya na may studio ako. Sabi niya, Carmencita, sabi niya, check it out. Check out this Suzuki Method. It's good for children. Yun. At sabi niya, I myself train in it. Kaya sabi ko, kung siya magte-train doon, ba't hindi ako? Ba't hindi ko, ano, ba't hindi ko tignan din? So, inusisa ako kung ano nga ba ito. Kaya nung tapos, na-meet ko si Dr. Shinichi Suzuki sa isang conference sa Amherst, Massachusetts, sa States. Ay, talagang right away, parang isang tao kong na-fall in love ka agad sa kanya. Na, sabi ko, ito yung hinahanap-hanap ko. Sabi kong ganun. So, as a person, at saka kung yung anong tinuturo niya, para siyang child magnet eh. Talaga, at saka napaka-wholesome, napaka mahal-mahal siya ng mga kabataan. Gustong-gusto ko ito, sabi kong ganun. At that point, ano na ako eh, natuturo ako sa University of the Philippines, mga masteral at saka mga college students ang tinuturoan ko eh. Pero sa panaginip ko, ang gusto ko talaga magturo ng batang maliliit. So, it took me 20 years to fulfill that dream. Nung na-meet ko si Dr. Suzuki, sabi ko, ah, gusto ko ito. So, without anybody knowing it, pinursue ko yon. Oo, nag-aral pero ako, nag-train ako. Pero kayo mismo, hindi po kayo nag-aral ng Suzuki hindi, Method? Hindi, hindi. Anong age po kayo nag-umpisa ng piano ninyo? Ako? Nag-umpisa ako magtutunan ng piano, 3 years old. Pero three? Hindi Suzuki Method, 3. Uwi doon din. Kaya nga sabi ko, para din ako nag-Suzuki Method dahil ang tatay ko, siya yung, ang ama ko, siya yung nag- introduce sa akin ng music, pero lahat binabay ear ko dahil yung tenga ko napaka keen, matalas. No? Matalas. Eh, lahat na nadidinig ko, natutugtog ko nung malita ko. 3 years old, nag-umpisa ako. Tapos so, uwido din po kayo na nag-aral. Very, uwido din. Uwido din. Kaya nga sabi ko, this is not new to me, no? Eh, natuto lang ako magbasa. 10 years old eh. Pero nagtutugtog ako from 3 years old to 10 years old na eh. Uwido. So, hindi bago sa akin yun. Pero nung nag-umpisa ako, nung na-meet ko si Dr. Suzuki, 42 years old na po ako. At saka tapos na ako ng master's ko at lahat. Mayroon na akong mga anak. Ganyan. Mayroon na akong sariling studio. Yun. Pero nagustuhan ko, sabi ko, ito ang gusto ko. Dahil gusto ko na lahat, hindi lang isang bata o limang bata ang sasabihin may talent. No, talent, everybody has talent. In other words, sa amin, pag sinasabi namin talent education, it means the ability to learn. Every child may kakayahang matutong na matumugtog ng isang instrumento ng music. Okay. Alam nyo ba, ang layunin sa Suzuki ay hindi naman talaga para sila maging concert violinist, concert pianist, although ang kanilang kakayahan makikita ninyo dahil maaga sila nag-umpisa, eh mataas na mataas. Very high ang proficiency nila. Pero actually, ang layunin ay para maging masaya ang isang bata. Yung person niya ang nade-develop through music. Yun naman talaga ang layunin ni Dr. Suzuki. I see. So, meron bang mga prerequisites ang mga guro ng Suzuki Method? Opo, kailangan mag-train. Mag-train, okay. Oho. Madugo ang training. Madugo ang training. Opo, ginagawa ko yung ngayon. Ngayon ako, I'm the only trainer, teacher trainer in Asia. Kaya paikot-ikot ako sa iba-ibang bansa. Nanghahalo-halo na sa akin ng mga lingwahe. Pero kada course, kada level, dahil kung sa piano ho yan, ako pianista, no? 7 yan. Bawat level, ang training ay 40 oras. 40 hours intensive training. Ganun ho yan. At ang dami mga prerequisites. That's 10 levels, so that's 400 hours. Ganun ho ang training. Tapos, meron ka pang kailangan alam mo
tugtugin lahat ng repertoire by memory. At alam mo lahat ang mga teaching points, yung mga mahihirap na parte at kung paano ang solusyon na para kang doktor, nagda-diagnose para pag ang bata nagkamali doon, alam mo kagad kung ano ang gagawin na solusyon. Ganun yung teaching points. At kailangan yung teacher nagde-demonstrate din ang kanyang kakayahan sa pagtuturo. Dinegradean ko yan. Pagkatapos yung mga bata nag-grade per level, ginegradean ko rin lahat sila. Ngayon maganda nga ho, may Facebook eh. Doon nila pinopost o kaya ini-email. Minamarkan ko, very good, very good, ganyan. So, talagang closely monitored ho yan. So you mean may mga parang examination din ang meron mga bata sa Suzuki? Pero ang tawag namin hindi po examination, graduation. Graduation, opo, I see. Opo, okay. Wow. Per book ho, may graduation. Napakabilis po ng ating discussion. I got so immersed in our discussion. Commercial break na po natin. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang pioneer ng Suzuki Music Method sa Pilipinas na si Propesora Carmencita Arambulo dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa musika, itatanghal ng Philippine Philharmonic Orchestra sa pamumuno ni Maestro Olivier Ochanin ang konsertong Mahler's Fifth sa April 19, alas 8 ng gabi sa tanghalang Nicanor Abelardo ng Cultural Center of the Philippines. Tampok ang pianistang si Gabriel Alan Pagirigan, ang nagwagi ng 2013 Young Pianist Competition ng PPO. Tutugtugin niya ang Piano Concerto No. 2 ni Liszt. Para sa karagdagang detalye at ticket, tumawag sa CCP Marketing Department at 832-1125 Local 1806 or sa CCP Box Office at 832-3704 o sa Ticket World sa National Bookstore 891-9999. Patuloy namang inihahandog ng Ayala Museum ang The Rush Hour Concerts. Tampok sa April 18 ang Music for Woodwinds. Alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng gabi. Maaaring bumili ng tiket sa Ayala Museum, Makati Avenue, Corner De La Rosa Street, Greenbelt Park, Ayala Center, Makati City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 757-7117 up to 21 o mag-email sa museum_inquiry@ayalamuseum.org. Sa teatro, sisimulan ng Viva Atlantis Theatricals ang kanilang unang season, tampok ang musical na The Full Monty. Batay sa pelikula na may parehong pamagat, ang musical ay sinulat ni Terrence McNally at may music at lyrics ni David Yazbek. Tungkol ito sa anim na walang trabahong lalaki sa New York na maiisipang magtanghal ng isang strip act sa isang club upang kumita ng pera. Ito'y sa direksyon ni Chari Arespacochaga. Mapapanood ang The Full Monty mula April 19 hanggang May 5 sa Carlos P. Romulo Auditorium, RCBC Plaza, Ayala Avenue, Corner Senator Hill, Puyat Avenue, Salcedo Village, Makati City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Atlantis Productions at 892-7078 o sa Ticket World at 891-9999. Be captivated by two cultures that speak the same language of dance. Witness the combined talents of two multi-awarded ballet companies, South Korea's Choice of Bin Ballet and our very own Ballet Manila in Carmen, an international friendship gala. Don't miss this one-night-only performance scheduled at 7:30 p.m. on May 4 at the Star Theater. Carmen, an international friendship gala featuring the Choi So Bin Ballet under artistic director Choi So Bin and Ballet Manila under artistic director Lisa Makuha Elizalde. Presented by the Manila Broadcasting Company, Star Theater, and Ballet Manila. For tickets and inquiries, contact Ticket World at 891-9999 or at ticketworld.com.ph or call Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin po natin ang Suzuki Method pioneer ng Pilipinas na si Propesora Carmencita
Arambulo. Meron po bang maximum age ang bata to be considered for learning music through the Suzuki method? You said 2 years old, pwede na mag-umpisa. Opa. May maximum age ba ng limit? Yung from scratch, from zero, mm-hmm. walang from alam. Zero, na, yes. Hindi siya nag-lesson kahit kailan. Mm-hmm. Ay, mga 6 or 8, hanggang 8, ganyan. Oh. Uh-huh. So hanggang 8, pwede pang mag-umpisa sa mag-umpisa. Kung papayag siya na... Na, ganun nga. Kung papahay siya ng mga classmate niya, mga 2 years old. Hindi naman po. Kasi meron din kami tinatawag ng mga makeover. Mm-hmm. However, Miss D. Suzuki method is not, according to Dr. Suzuki, I did not do this to repair, but to really start from scratch. Mm-hmm. However, kagaya ko, 42 years old na ako nung natutunan ko. Mm-hmm. Pero inaral ko pa din para akong malit na bata. Mm-hmm. Kasi nung nagte-training ako, sabi ng teacher ko, make yourself as a child. Mm-hmm. Remove everything you know. So mm-hmm. if you want to learn this. Mm-hmm. So ganun, mga parang makeover. Mm-hmm. So may mga bata pumupunta sa akin, mga 8 years old, 10 years old, mm-hmm. na magagaling na sila sa traditional, na mm-hmm. gusto nila maging Suzuki method. Mm-hmm. So, kailangan pumayag sila na ibabalik ko sila sa book one. Yes. Uh-oh. Ganun. Under the same conditions. Yes. Uh-huh. Ganun. And conditions na they have to listen, mm-hmm. they have to learn the technique, mm-hmm. you see? And they have to go one by one in the repertoire, walang hakbang-hakbang. Walang skipping. Because each mm-hmm. piece is a stepping stone to the next. Yung ganun mm-hmm. po talaga. Mm-hmm. And meron, I'm sure, ang prinsipyo din ng practice, listening. Kasi kung pag-aaralan ng ang pagtutugtog na parang lengguahe, kailangan ang exposure niyan eh halos 24/7. Totoo po 'yon. Mm-hmm. Totoo po 'yon. Katakot-takot na listening. Mm-hmm. So gaano ka kadalas sa isang linggo ang lesson sa Suzuki method? Every day ba 'to? Once a week lang po 'yun. Once a week lang. Oo, sa batang maliit 30 minutes lang eh. Minsan sa isang 30 minutes na 'yan ang nagagamit lang eh, let's say ang attention span ng bata ay 3 minutes, edi 3 minutes lang. Anong gagawin doon sa 30 minutes? Ang magulang ang kinakausap at dinadagde-demonstrate kami sa magulang mm-hmm. para pagdating sa bahay ang magulang magfa-follow up. Dahil mm-hmm. yung magulang na yung importante, siya ang home teacher. Mm-hmm. Kung walang magulang sa lesson, hindi ho magsasabi accident Suzuki method. Kaya ang kailangan, yung teacher, yung magulang, at yung bata. It's a triangle. Mm-hmm. Kung wala yung isang item doon, hindi pwede. Mm-hmm. Ganun, no? Kaya importante yun. So, ang Suzuki method, nagpapalaki din ng attention span. Mm-hmm. Nagpapahaba ng attention span ng bata. Mm-hmm. Minsan nag-umpisa ako, 3 minutes lang, tapos na yung leksyon. Ko. Pero later on po, maski 45 minutos, pwede mag-concentrate yung bata. I see. Ganun ho yun. And na-mention niyo po kanina na nag-uumpisa ang bata sa violin, piano. Meron po bang instrumento na hindi pwedeng ituro using the Suzuki method? Hindi po alam. Pero sa ngayon, ang mga instrumentong pwede sa Suzuki method, violin, viola, cello, contrabass, guitar, mandolin, piano, mm-hmm. flauta, mm-hmm. singing, mm-hmm. pati sa early childhood education, meron mo kami noon mm-hmm. eh. May ARPA. Mm-hmm. So, padami na ng padami. Mm-hmm. Ganon. Mm-hmm. Pero ang i-recommend po ninyo sa mga magulang na nakikinig ngayon na interesadong i-enroll ang mga anak nila sa Suzuki method ay ang violin pa rin. Violin at piano. At piano. Yun ang starting instruments. Oho. I see. Maganda ho ang tanong. Okay. Paano nyo hinahandle yung mga parents na over-enthusiastic naman. Gusto nila yung ang mga anak nila talagang nagpa-practice ng, hindi, yung talagang nakatutok sila sa mga anak nila at hindi na nila binibigyan ng break ang mga anak nila sa gusto music. Gusto ko nga yung mga magulang na ganun eh. Ah, gusto nyo na? Yun yung hinahanap po. As a matter of fact, sa umpisa, ang talagang kinoconsider naming magiging estudyante, yung mga may magulang na ganun, na enthusiastic. Okay. Mm-hmm. Pero siyempre naman, kailangan naman bigyan ng break yung mga bata. Kung meron siyang cartoon time, edi cartoon time. Mm-hmm. What I mean? Mm-hmm. Pero ang practice ay regular. Mm-hmm. Dahil parang pagkakain din ang pag-practice. Mm-hmm. If you do not practice, you do not eat. Mm-hmm. Eh, parang ganun ba? Mm-hmm. Yeah, like listening, sabi ni Dr. Suzuki, is like breathing is mm-hmm. to life. So, ganun ka-importante yung listening, ganun ka-importante yung practice, at yung parent
involvement, parental involvement. Mm-hmm. Sapagkat kung wala akong parent, hindi ko pwede mag-Suzuki Method. Mm-hmm. Kaya ang mga parents namin, nagiging successful ang Suzuki Method dahil lang sa parents. Mm-hmm. Yan ho ang kinukultivate namin. Mm-hmm. Later on, nagiging pag magkukumpare-kumpare na kami. Mm-hmm. Ganun ho ka-involved kami. No? Yes. Sabi nga, uh-huh. when you teach a child, you adopt the whole family. Para uh-huh. din ho nag-aasawa yan. Pag nag-aasawa kayo, the whole family. Uh-huh. Ganun din po naman yun. Pati pets nila, alam niyo. Yes. Ganun uh-huh. ho. Tsaka marami na ho ako na palaking 3 years old to 17 years old to 21. Mm-hmm. Talagang ano yan, mm-hmm. may isang parent. Sus, 22 years, sinundan yung tatlong anak sa Suzuki Method. Mm-hmm. Naging napakadalubhasa yung mga bata. Uh-huh. Uh-huh. Nalalaman nyo si Penny Velasco, ang tawag nito, Penny Velasco, ano ang apelido niya, si Laperal. Mm-hmm. Yan, sobra. Mm-hmm. Ang galing-galing na Suzuki mom yan. Mm-hmm. Tatlong anak na. So may mga Suzuki mom din. Oo, Suzuki mom, mga Suzuki dad. Yung husband ko, Suzuki husband. Eh. Okay. Ganun ho yan eh. Meron po bang mga nangyayari din na mga bata na hindi naman natututo sa Suzuki Method? Mga unsuccessful stories? Kung wala ho yung mga... Kung walang suporta ng magulang. Walang suporta ang magulang. Mm-hmm. Kung hindi nagli-listening, mm-hmm. hindi nagpa-practice, syempre hindi magiging successful, hindi mm-hmm. po ba? Mm-hmm. Ganun okay. ho yun. I'm sure maraming mga parents ngayon na nakikinig sa ating programa na interesadong i-enroll ang mga anak nila sa Suzuki mm-hmm. Method. Saan po ba kayo matatagpuan? And of course... summer workshops ngayon. Opo, so opo. I'm sure marami po kayong mga summer workshops, mga music camps. Can you please let us know? Ang center po ng Suzuki Method dito sa Philippines ay sa Green Hills Music Studio. Mm-hmm. You know, yung eskwelahan ko. Mm-hmm. Nandun siya sa number 1 Missouri, Green Hills East. Mm-hmm. Corner, Connecticut. Malapit po sa Santuario de San Jose na simbahan. Malapit sa Montessori School din. Mm-hmm. Ngayon, mag-umpisa ang summer namin sa... After April 9, April mm-hmm. 10, ganun ho. Mm-hmm. And it lasts until the end of May, uh-huh. ganyan ho. Nag-umpisa na yung summer workshop ninyo, pero pwede pang mag-enroll? Pwede pa ho mag-enroll, opo, uh-huh. opo. Okay. Ngayon, sa ano naman, meron din ho kaming music camps sa Philippine Suzuki Association. We sponsor music camps for the national pangkalahatan. Dalaw ang Suzuki Method nila sa Manila. Hmm. Kalat na ho sa buong Pilipinas ngayon eh. Mm-hmm. Sa maraming provinces. Hindi naman mm-hmm. sa lahat ng provinces. Mm-hmm. Sa maraming provinces. So bukod sa Green Hills Music Studio, marami pong mga accredited schools teachers ang gumagamit ng Suzuki basta Method. Basta nagte-train sa amin. Meron kami association mm-hmm. tawag, Philippine Suzuki Association. We are in charge of all the training that's happening mm-hmm. in the country. Mm-hmm. So, mm-hmm. may mga tiga Cebu nagte-train, mm-hmm. may mga tiga mm-hmm. Silang nagte-train, mm-hmm. may tiga Pangasinan, meron mm-hmm. tiga Bicol, mm-hmm. may tiga Davao, mm-hmm. ganun ho. Meron mm-hmm. mga kung saan-saan, Batangas. Mm-hmm. And so, how can they contact you po? Meron po ba kayong website? Oh, may website, ang Philippine Suzuki Association. Mm-hmm. Aha. And all the telephone numbers nandun. Meron na. Din po. Aha. May tsaka, email? Aha. Aha. Ganun ho. At saka, suzukimethodph@gmail.com. Mm-hmm. Yun ho, ang email namin mm-hmm. sa PSA. Oh, kaya sa May 20 to 24 ang National Piano Camp sa Green Hills Music Studio. The National Strings Camp sa Adventist University of the Philippines mm-hmm. May 27 to 30. Meron mm-hmm. ho kami mga foreign professors coming mm-hmm. in ganyan. Mm-hmm. At saka maski mga foreign students nagjo-join. Mm-hmm. Oh, okay. And last question, nag-accept din po ba kayo ng mga estudyante na nag-umpisa sa mga mas traditional na methods ng music? Yun nga ho, sinasabi ko, yun yan ang nagiging makeover. Mm-hmm. Okay. Marami na ho ako naging ganung cases, no? Na provided they agree to start from the beginning. Okay. Merong 12 years old, gustong-gusto. Sabi ko, ay isipin nyo muna yan dahil sabi daw eh, kay Mrs. Arambulo ka mag-lesson, ganyan. Sabi ko, ay tinuturo ko lang ay Suzuki Method. Therefore, you have to go back to book one. Pero mm-hmm. hindi naman matagal, mm-hmm. matagalan yung pag-aaral nila. Dahil mm-hmm. ang book one, nandun ho yung technique eh. Mm-hmm. So, may nangyayaring ganyan. In a few years, 2 or 3 years,
mataas na ang rank ko ng mga yun. Mm-hmm. Meron naman nangyari akong mga tawag kong mga makeover. Mm-hmm. Pero in general, as a rule, mas mabuting for age 2 than kung sa age 3. Mm-hmm. Okay. Ganun na. And of course, since ang goal, ang layunin naman ng Suzuki Method ay ang bata ay maging masaya, ang dami-dami na siguro ninyong napasaya na mga bata at mga magulang din. Oo, yun naman po ang pinaka-importante. No po. Dahil sa music natin, sa art, no, yes, nagiging ano ho sila eh, hindi lang masaya, nagiging disiplinado, mm-hmm, at saka hindi pa nagkakaroon sila ng sense of beauty, mm-hmm, tsaka sensitivity ho sa, yes, art, no, mm-hmm, di ba, yes, importante naman sa ating. Marami talagang natututunan ng bata sa sining na hindi sa sining mo natututunan totoo sa classroom. Yun, totoo yun. Mm-hmm. Maraming salamat po, Professor. Ay, walang ano man po. And of course, your tireless training in the Suzuki Method and for all the generations of our artists, we will forever be grateful sa inyo. Okay. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan.